ayon kay San Mateo, kabanata 20, talata simula 17 hanggang 28. Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus na kanyang kamatayan. Ang nasa daan na sila'y papuntang Jerusalem, ibinuklod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem at doon ipagkakanilo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatay at ibibigay sa mga hindi. Siya ay kukutyain at hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang pupuhayin ng Diyos sa ikatlong araw." Ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang ama ni ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawang niyang anak na lalaki. Lumod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo, paupin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang iyong hinihingi, sabi ni Jesus. Sa kanila, nainuman ba ninyo ang kopa na malapit ko nang inumin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upang ito ay para sa mga pinaglalaanan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na mga Pino na mga Hintil ang nagahari sa kanila at ang mga nadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umira sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya dapat maging alipin ninyo. Sapagkat, maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ayon po sa sinabi ko pong kabanata at talata po. Noong pong araw po, ang lahat ng mga magulang ay hinahangad po ang kabutihan ng mga anak. Hanggang maaari po, pantay-pantay po ang pagtingin nila sa kanilang mga anak at lahat ng maaari po ay maibigay para po maging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Ngunit po, sa panahon ito, ang mga bata po, minsan po may kanya-kanya na pong pag-ugali at manalas hindi nila nasusunod ang kagustuhan ng mga magulang. Kaya hanggang maaari tayo mga magulang, gusto natin maibigay sa kanila lahat ng pangangailangan nila, matugunan ang kanilang pangangailangan at makita sa kanilang pantay-pantay ang pagmamahal natin. Katulad ng Panginoon Diyos na binigay niya ang kanyang bukto na si Jesus upang lahat ng tao ay matubos ang mga kasalanan at mapaglingkuran tayo lahat bilang tagasugo niyang anak ni si Jesus. Katulad ko po bilang ina, tiniis ko po ang aking anak na isang panganay ko po na wala sa aking piling para lamang po siya makapag-aral ng kolehiyo. Tiniis ko ang 2 taon, ngayon siya ay nasa pangalawang taon ng college. Kumbaga, tiniis ko na kahit hindi ko siya kasama, minsan lang makasama. Basta hangad ko lang po ay makatapos ng pag-aaral, mabigyan po siya ng magandang pinabukasan ng aking pamilya. Kahit kumbaga, minsan may pagkakataon na nagyan yung ano yung kailangan kanya, kumbaga inaano ko sa kanya na pumunta ako sa kanya, kahit minsan man lang magkita kami, makausap ko siya. Tapos may paramdam ko sa kanya na pantay ang pagtingin ko sa kanilang dalawang anak kahit wala ako sa tabi niya. Kahit ang buso ko pong anak alayong kapiling, kumbaga pinararamdam ko sa kanya pagmamahal ko at pag-aaruga ako sa kanya. Kumbaga pinapaliwanag ko sa kanya kahit malayo kami, kahit ang mga magulang ko at kapatid ko nagpapaalat sa kanya. Nandun naman yung present namin, tapos yung paghahangad namin na maging mabuti ang kanyang kalagayan, maging ligtas siya sa lahat ng oras, walang mangyari masama sa kanya, lagi ko siyang pinipipray, na may makatapos siya ng pag-aaral. Lagi nandun yung pag-aalala ko sa kanya na lagi siyang susunod sa mga habilin sa kanya para sa ikabubuti niya. Katulad po ngayon, nag-aalilangan po ako kasi meron po siyang lakad po next week, meron po siyang pupunta po sila sa ibang lugar, sa Aray, Pampanga. Kumbaga, iniisip ko po kung paano ko siya maihahatid kasi kailangan po within 3:30 a.m. hanggang 4 o'clock a.m. na doon na siya. Ay nagpaalam siya sa akin na gusto niya matulog sa classmate niya para walking distance na lang. Pero siyempre, ang magulang ko, sinabi ko po yun,
At ang sabi ng magulang ko, ihatid ko na lang siya. Kasi kumbaga mahirap nga na matulog sa ibang bahay na hindi mo kilala yung taong tutulugan ng anak mo. Kaya yung sinabi ko sa nanay ko at sinabi ko sa anak ko na parang ayaw pumayag ng nanay. Tapos yung sabi niya, anak ko po, kasi ano ba yan, mami, para naman akong kinda, ihahatid mo pa ako. Kumbaga, gusto ko sa kanya sabihin na hindi ko naman siya totally parang ginagawang baby o ano. Ang iniisip lang namin ng nanay ko po, ng mother ko, na kumbaga yung kaligtasan niya, insecurity niya na kung hangga, kung limbawa anong mangyari sa kanya doon, dati hindi niya kilala yung mga taong nandun sa bahay na yun. Kumbaga, inaano namin na huwag siya mapahamak o huwag siya madisgrasya. Kaya po ngayon itong next week, pinag-iisipan ko kung paano hatinahin katawan, kung paano ko pamumunuhan yung bilang magulang, bilang taga-lingkod sa simbahan. Kasi kumbaga, ngayon Sunday na to, kaya syempre kailangan ko mag-asikaso sa simbahan kasi kumbaga, walang mamag-asikaso sa chapter namin, may mga lakad na makasama ko sa simbahan. Kung paano ko pahatiin yung sarili ko po. Kaya kumbaga, inano ko na ayusin muna maiging anayin ko muna, obligasyon ko po bilang tagasunod sa simbahan at saka ko po siya asip po siya pagkatapos ng paglilingkod ko po ng araw ng linggo yun. Kumbaga, para lahat po matugunan ko po yung tawag po ng Panginoon at yung tawag ko po bilang magulang po sa Kanya. Kumbaga, kung paano pamumunuhan ng Panginoon Diyos tayo lahat ng tao, kung paano maging tagapagsunod, tagapaglingkod, yun po ang inano ko sa sarili ko na dapat hatiin ang aking oras at aking panahon para lahat po mapaglingkuran ko at patugunan ko yung pangangailangan bilang taong nananampataya sa ating Panginoon at bilang magulang ko. Yun lang po.